My husband a legendary man. Kabanata 566, Sword of Death is Broken. Nakakagulat na masaya ang mga natulala na tao ng Woos Manor nang makitang buhay si Andy. Ang kanilang mga mukha ay kumikinang sa pananabik, at ang ilan ay may mga luha sa kanilang mga mata. Si Ying Tang ang isa sa ilan, na may magulong luha sa kanyang mga mata. Kung gaano siya nag-alala noon, kung gaano siya kaswert ngayon. Napaiyak siya sa tuwa at ito ay luha ng saya. Lalong lumalim ang mga mata ni Han Song. Nagkatinginan sila ni Andy sa katahimikan. Bahagyang nanginag ang puso niya dahil sa hindi mainit na mga mata ni Andy. Hindi umimik si Andy, makalipas ang ilang segundo, kinawayan niya si Han Song. Mula sa asol, isang zigzag na lilo at puting kidlat ang bumaril mula sa mga kamay ni Andy, tulad ng isang dragon sa dagat na may dalang kapangyarihan na yumugyog sa langit, at sumalakay patungo sa Han Song. Biglang nagbago ang tingin sa mukha ni Han Song. Tila kayang kontrolin ni Andy ang kidlat. Ang kanyang Sword of Death na hiwa sa ulo ni Andy ay parang tumama sa kulog at kidlat. Ngayon, random na iwinagayway ni Andy ang kanyang kamay para muling magtama ang kidlat. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi kapanipaniwala na si Han Song ay namangha. Ngunit si Han Song ay walang oras upang manatiling nagtataka. Kaagad niyang iwinagayway ang Sword of Death sa kanyang kamay at tinadtad ito ng malakas sa lakas ng kidlat. Nanlaban si Han Song gamit ang espada, agad na nagbago ang kalangitan, isang nakasisilaw na puting espada na anino ang nagdala ng walang katapusang kapangyarihan at sumugod patungo sa lilang at puting kidlat. Soo. Ang dalawang puwersa ay hindi pa naghahagupit sa isa't isa, ang hindi mabilang na mga spirits of swords ay nagtagpo-tagpo sa paligid, tulad ng matutulis na mga talim na may mga hawakan na pinuputol ang espasyong ito ng walang habas. Ang buong espasyo ay tila pinutol-putol. May mga bitek, na parabang anumang oras ay babagsak. Boom! Ang lakas ng kidlat ni Andy ay tumama sa puting anino ng Han Song's Sword of Death na nagdulot ng napakalaking bang. Ang kapangyarihan ng kidlat ay walang talo, na nagwawalis sa buong kalawakan na may kataas-taasang kapangyarihan. Ang espada ng kamatayan ni Han Song ay biglang naputol sa dalawang piraso ng lakas ng kidlat. Pagkatapos, ang lahat ng mga anino ng espada ay sumabog sa usok, na naglaho sa hindi nakikita. Hindi, imposible. Mas namangha ngayon si Han Song. Sa sobrang takot niya ay nagsimula siyang magduda sa buhay mismo. Habang si Han Song ay nasa kanyang pagkamangha, ang lakas ng kidlat mula kay Andy ay bumagsak sa puting usok at tumama patungo sa Han Song. Napakabilis nito kaya't walang oras si Han Song para umiwas. Nang magkaroon siya ng pagkakataong makapag-react, bumangon na ang kidlat at tinamaan siya ng malakas. Kaagad, ang katawan ni Han Song ay kumislap sa ere na parang bulalakaw at tuluyang nahulog sa lupa ng mabilis. Ang nangyari ay labis na ikinagulat at ikinatuwa ng mga tao ng Woos Manor. Tinadtad ng napakaraming kidlat si Andy at nakaligtas pa rin siya, na isang malaking sorpresa para sa kanila. Hindi nila akalain na si Andy ay maaaring maging mas makapangyarihan mula sa trahedya. Madali na niyang napatumba si Han Song na may hawak na Sword of Death. Ito ay isang himala. Sa sandaling ito, talagang pambihira si Andy. Ang kanyang buong paligid ay naglabas ng aura ng isang hari. Ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit, ngunit siya ay may marangal na pangangibabaw. Matapos ibaba si Han Song, dahan-dahang bumaba si Andy sa lupa. Panay ang pagkakatayo sa lupa, hinarap niya si Han Song na may malamig at kalmadong tingin. Si Han Song ay nakahiga sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nahirapang tumayo at nagtanong ng gulat na gulat. Bakit mo may lalabas ang kapangyarihan ng kidlat? Hindi matanggap ni Han Song ang katotohanang hindi napatay ng kulog at kidlat si Andy, sa halip, binigyan siya ng kapangyarihan ng kulog at kidlat at hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi nagpakita ng ekspresyon si Andy at mahinang nagsabi, sinabi ko sa iyo na iyon ang kalooban ng Diyos. Hindi, imposible. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay. Si Han Song ay nasa isang pagkalito na estado ngayon na siya ay naglabas ng isang napakarahas na momentum. Ang kanyang mamamatay tao espiritue mas masigla ngayon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, itinaas ang espada ng kamatayan, at nilaslas si Andy. Inubos ng slash na ito ang buong lakas ni Han Song. Sa sandaling ang espiritu ng espada ay pumasok sa kawalan, ito ay naging isang higanteng espada na umabot sa langit sa kabila ng kawalan. Ang langit ay tila nahati sa dalawa, na isang kalakaran na hindi mapigilan. Sa pagharap sa kamanghamanghang sword na ito, kalmado si Andy. Inunat niya ang kamay niya at marahang sinuntok ang isang palad. Dahil dito, isang kulay ube at puting liwanag ng kulog at kidlat ang kumislap sa palad ni Andy. Susunod, ang walang katapusang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay biglang lumabas upang salubungin ang malakas na espiritu ng espada ng Sword of Death. Boom! Ang kapangyarihan ng kulog at kidlat na pinakawalan ni Andy ay labis na tumama sa mga espiritu ng espada ng Sword of Death upang sirain ang kapangyarihan ng nakagugulat na langit. Bigla na lang, parang hinagisan ng milyong bomba ang buong kalawakan, bang bang bang.
Maging ang Sword of Death sa kamay ni Han Song ay nagkapirapiraso. Naputol ang espada ng kamatayan. Ang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay nagpatuloy sa pagpuntirya sa laman at buto ni Han Song na may kakayahang wasakin ang langit at lupa matapos basagin ang espada ng kamatayan. My husband a legendary man. Kabanata 567 ang tunay na enerhiya na hugis parang dragon. Ang lakas ng pag-iilaw ni Andy Woo ay ganap na hindi matatalo. Ang death sword ni Han Song Tang na palagi niyang pinagkakatiwalaan ay nabali, na ikinatakot niya. Nang makita ang kapangyarihan ng kidlat na tumatama sa kanya, ginawa niya ang kanyang pagiging invisibility. Sa isang iglap, nawala si Han Song nang walang natitira tungkol sa kanya sa espasyong ito. Ang lakas ng ilaw ay hindi tumama sa sinuman. May makitid na pagtakas si Han Song. Nang makita ito, agad na tumigil si Andy sa kanyang pag-atake. Bahagya siyang pumikit na parang scanner, seryosong iniskan ang paligid. Si Andy ngayon ay hindi lamang nagkaroon ng lakas ng kidlat, kundi pati na rin ang pinakasensitibong pangunawa. Dati, kapag ginawa ni Han Song ang kanyang pagka-invisibility bago siya tamaan ng kidlat, walang gagawin si Andy kundi ang atakihin, dahil hindi niya alam kung nasaan si Han Song. Pero ngayon iba na, si Andy ay may transcendental na kapangyarihan, kaya malinaw niyang nararamdaman ang pinakabanayad na bagay. Kakayanin niya ang pagiging invisibility ni Han Song. Si Andy ay nagsimulang maghanap at magpakiramdaman sa lahat ng bagay sa paligid. Bigla siyang lumingon, nakatanaw sa direksyon patungo sa manor ng pamilya Woo. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa nakatagong pagpatay. Sa isang segundo, si Andy ay naging isang itim na silweta at nag-flash palayo, patungo sa manor na iyon. Sa loob lamang ng isang hininga, dumating si Andy sa destinasyon mula milya-milya ang layo. Pagdating niya, iwinagayway ni Andy ang kanyang malalaking kamay laban sa lahat ng tao sa manor. Agad, ang isang kidlat ng kidlat na hugis kalasag ay ganap na sumaklaw sa halos 1,000 tao sa manor. Kasama rin si Andy. Boom! Ang kalasag ng kidlat ay nahugis lamang ng isang malaking bola ng apoy mula sa tunay na enerhiya ang biglang tumama sa kanya, na tumama sa kalasag, na gumawa ng isang malakas na putok. Napakadelikado nito. Kung huli si Andy ng 1 segundo, papatayin ng bola ng apoy ang lahat ng tao at sisirain ang lahat. Sa sandaling tumama ang bola ng apoy sa kalasag, sila ay sumabog. Kaagad, ang malaking espasyo sa labas ng kalasag ay kumikinang sa apoy, na nagpapataas ng temperatura. Sa kabuuan, sa pagtingin dito, mayroong isang eksena na parang pagsabog ng bulkan. Lahat ng tao sa kalasag ay natakot. Tumingin sila sa kalasag ay napapalibutan ng apoy, at ang apoy ay nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Sa patuloy na pag-init, marami silang nasusunog na parang nasusunog ang buong katawan. Ang init ay hindi matiis. Pero mararamdaman lang nila na mainit pero hindi naman talaga nasunog. Alam nilang lahat na ang kalasag ni Andy ang nagpoprotekta sa kanila. Kung wala ito, tiyak na natunaw sila sa abo. Sa sandaling ito, nagkaroon sila ng sobrang takot na takot pagkatapos ng kalamidad na ito, ngunit samantala, mas nagpapasalamat sila kay Andy. Ang apoy ay patuloy pa rin at ang apoy na bola ay tumatama parent sa labas ng kalasag. Gayunpaman, ang kalasag ng kidlat ni Andy ay nanatili sa perpektong kondisyon gaano man ito karahas ng bola ng apoy. Ang kapangyarihan ni Andy ay napakahusay na maaaring lumaban sa Diyos. Ilang sandali pa, humihina na ang bola ng apoy at unti-unting nawala ang liwanag ng apoy. Ngunit sa sandaling mawala ang apoy, isa pang makapangyarihang tunay na enerhiya ang lumalangoy ng marahas. Lumipad ito sa hangin, tulad ng isang umuungal na dragon na may napakalaking momentum at malaking kapangyarihan, at sumugod sa kalasag ng kidlat. Boom! Nabasag ng dragon ang kalasag ng kidlat, na nagdulot ng isang malakas na putok ng lupa at umiinit na agos ng kuryente. My husband a legendary man. Kabanata 568, nakakatakot na pag-atake. Matapos ang pagbagsak, ang kalasag ng kidlat ay matatag na tumayo sa lupa, at ang dragon genuine energy ay nagkapirapiraso. Sa huli, ito ay ganap na naalis sa dinakikitang mundo. Ang mga tao sa kalasag ay nagulat at namangha. Sa ngayon, malinaw sa lahat na ang serye ng bigla ang pag-atake na ito ay dapat na ginawa ng hindi nakikitang Han Song. Para sa kanila, si Han Song ay isang makapangyarihang pag-iral tulad ng Diyos. Iwagayway na lang niya ang kanyang kamay para maputol ang mga ito. Sa kabutihang palad, sapat na malakas ang kalasag ng kidlat ni Andy. Nagulat ang lahat sa nang kalasag, sa parehong oras, nakakuha din sila ng isang tiyak na pakiramdam ng seguridad. Kaya lang medyo tumahimik ang puso ng lahat, at pagkatapos ay mayroong hindi mabilang na malakas na tunay na enerhiya na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang sunod-sunod na pag-atake ay parang isang mabangis na bagyo. Tila, nagalit si Han Song. Puno ng momentum ng kulog ang kanyang pag-atake. Ang kanyang hindi mabilang na genuine energies ay may kakayahang sirain ang langit at ang lupa. Boom! Boom! Boom!
Nang walang pagbubukod, lahat ng hindi mabilang na genuine energies ay tumama sa kalasag ng kidlat. Maraming pagsabog ang patuloy na tumutunog, na parabang hindi mabilang na mga bomba ang inihagis, sumasabog sa buong lugar at gumagawa ng mga ingay. Bawat malakas na ingay ay may kapangyarihang yumanig sa kalangitan. Ang malaking pagyanig ay tumama sa puso ng mga tao. Ang mga tao sa kalasag ay nanginginig. Bagamat alam nilang lahat na nananalo ngayon si Andy, mas lalong hindi nasisira ang kalasag ng kidlat na inilatag niya. Gayunpaman, gaano man ito kahirap, hindi nito nakayanan ang patuloy na pambobomba ng napakaraming marahas na genuine energies. Kung ito ay nagpatuloy sa ganito, kung ang kalasag ay makatiis pa, hindi nila maiwasang mataranta. Si Andy lang ang nakatayo sa loob ng shield. Ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga mata ay walang pakialam. Ang kanyang mga taktika ay may pakiramdam ng tiwala sa sarili at kalmado. Bang! 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 Ang open si Bunny Hansong ay tila hindi mapigilan. Parami ng parami ang siksik at malakas na bombang genuine energies na binumbo sa kalasag ng kidlat. Malapit nang gumuho ang langit. Lalong kinakabahan ang mga tao sa takot na anumang oras ay biglang mabibiyak ang kalasag ng kidlat. Gayunpaman, ang lakas ng kalasag ng kidlat ay lampas sa kanilang imahinasyon. Gaano man kabanggos at karahasan ang pag-atake ni Hansong, gaano man kabitak ang langit at lupa sa labas, ang kalasag ay kasintatag pa rin ng Mount Tai. Ang kalasag ay walang hilig na mag-alinlangan. Sa wakas, ang walang katapusang genuine energies na open si Ba ay nagsimulang humina, at ang tunog ng pagtama sa kalasag ay unti-unting lumakas. Ipinapalagay na pagkatapos gawin ang kanyang makakaya, napagtanto ni Hansong na ang lahat ng kanyang ginawa ay walang kabuluhan kaya't siya ay sumuko sa pag-atake. Ang mga tao sa loob ng kalasag ay nagsimulang kumalma ng kaunti. Ang kakilakilabot na pag-atake ay isang malaking psikolohikal na pagpapahirap sa kanila, ngunit ang lakas ng kalasag ng kidlat ay muling nagbigay sa kanila ng pinakamalalim na pagkabigla. Gaano kalakas ngayon si Andy na bumuo ng gayong solidong kalasag? Lahat ng mga tao ay hindi maiwasang tumingin kay Andy nang may paggalang. Sa sandaling ito, kalmado pa rin si Andy, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang direksyon. Parang may nahanap siya. Sabay-sabay nilang sinundan ang titig ni Andy, ngunit nalaman nilang wala sa direksyong iyon. Wala. Nang magtaka ang lahat, biglang nagbago ang mga mata ni Andy at naging lubhang matalas. Mula sa kanyang bibig, sumibol ang mga malamig na salita. Gusto mong tumakbo. Pagkatapos, kumislap ang figure ni Andy, at ang buong katawan ay sumugod sa direksyon na iyon. Ang mga tao sa loob ng kalasag ay nakakita ng isang kidlat, at ang figure ni Andy ay nawala sa lugar. Sa isang kisap mata, kumislap si Andy sa 100 metro ang layo. Isang malakas na sampal ang ibinigay ng kanang kamay niya sa kawalan. Po! Po! Biglang may malakas na kuryenteng gum-alloy sa braso ni Andy. Sumabog ang hangin sa harapan niya na may malaking spark. Bang! Nakarinig ng mahinang tunog, ang katawan ni Hansong ay biglang kumislap ng liwanag ng kulog at kidlat at lumitaw sa paningin ng publiko. Gulong-gulo siya at bumagsak sa lupa. My husband a legendary man. Kabanata 569, okay lang ako. Ang invisible na Hansong Tang ay tinamaan ni Andy Wo. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat. Sinong mag-aakalang hindi lang makapangyarihan si Andy kundi nakuha rin niya ang kakayahan ng mga gininto ang mata. Nahanap niya ang hindi nakikitang Hansong at tumpak na napatumba si Hansong. Ang mahiwagang pagtatapos na ito ay namangha sa lahat at nagpasaya sa lahat. Si Hansong mismo ay puno rin ng pagkabigla. Ang Technique of Invisibility ay isa sa kanyang pinakadakilang sikreto at ang kanyang huling anteng-anteng. Gayunpaman, hindi niya naisip na masira ni Andy ang Technique of Invisibility. Dahil nabasag ang Sword of Death, napagtanto ni Hansong na hindi siya ang kalaban ni Andy. Talagang hindi niya kayang patayin si Andy, ngunit hindi siya okay na hayaang makatakas si Andy ng ganito. Sa makatuwid, nagpasya siyang sirain ang mga taong iyon ng Wu's Manor dahil sa puot. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay kahit sa maliit na bagay. Dumating si Andy sa oras at inilapag ang isang hindi masisira na kalasag ng kidlat. Sinubukan ni Hansong ng buong pagsisikap na basagin ang kalasag ngunit nabigo. Sa desperasyon, kinailangan ni Hansong na isuko ang pag-atake at naghanda na tumakas gamit ang Technique of Invisibility. Gayunpaman, pinatalsik siya ni Andy mula sa kanyang pagka-invisibility. Matapos tamaan ang kulog at kidlat, tila nawasak ang buong katawan ni Hansong. Mula sa loob palabas, hindi siya nasa mabuting kalagayan. Kalbo siyang nasugatan at hindi man lang makagalaw, na isang katotohanang hindi niya matanggap. Si Hansong Tang ay hindi ganoong uri ng tao na madaling nahulog. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukan niyang bumangon muli, ngunit sa katunayan siya ay ganap na paralisado at hindi na siya makagamit ng anumang puwersa. Tumayo si Andy sa lupa at malamig na tumingin kay Hansong na parang nazayang na malambot na putik.
Sinabi niya sa matalas na boses, gusto mong saktan ang pamilya ko. Ipapadala kita sa impyerno. Nang sabihin niya ito, naglabas ang katawan ni Andy ng mamamatay tao na espiritu. Malinaw, ang pag-uugali ni Hansong ay pumukaw sa balak ni Andy na pumatay. Nahihirapang itinaas ni Hansong ang mukha at malungkot na tinitigan si Andy. He spoke in a very weak voice. Andy, ano ang pinagmamalaki mo? Kung hindi dahil sa swerte mo na kahit ang Diyos ay tinulungan ka, ikaw na mismo ang nasa impyerno ngayon. Si Hansong na natalo ni Andy ay dahil sa bigla ang pagtama ng kidlat, na walang katapusan at hindi mabilang. Si Andy ay may kapangyarihan ng kulog at kidlat, na lubos na nagpapataas sa kakayahan ni Andy. Kung walang ganoong hindi maipaliwanag na pagtama ng kidlat, si Andy ay namatay sa ilalim ng Hansong Sword of Death. Matigas na sinabi ni Andy na may malamig na mukha, dahil alam mo na tinutulungan ako ng Diyos, kung gayon dapat mong malaman na ito ay isang tadhana at hindi mo maaring labagin ang tadhana. Nang marinig ito ni Hansong, bigla siyang tumawa ng mapait, I don't accept it. I don't accept it. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Andy. Ikaw ay malupit at agresibo. Gusto mong patayin ang ating Wolves Manor at iwasan silang lahat. Ngayon, dapat mong bayaran ang halaga para sa iyong pag-uugali. Nang matapos ang pagkondena, itinaas ni Andy ang kanyang kamay at sinuntok ang isang masiglang palad kay Hansong. Zizizizi. Biglang sumabog ang napakalaking lakas ng kulog at kidlat mula sa palad ni Andy at dumiretso sa Hansong. Hindi. Nang makita ang lakas ng kulog at kidlat na paparating sa kanya, umungol si Hansong na walang pag-asa. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa at malalim na ayaw. Bang! Ang kulog at kidlat na may kulay ube at puting liwanag ay nahati sa katawan ni Hansong sa isang nakakabinging putok. Marahas na kumaibat ang buong katawan ni Hansong sa lupa, samantala, kumikidlat sa kanya ang mga liwanag ng kulog at kidlat. Nakanganga ang lahat ng mga tao sa Wolves Manor, nakatingin sa ganoong eksena. Nawala sa hugis si Hansong sa lakas ng kulog at kidlat. Siya ay napakalakas at walang katulad ngunit sa wakas ay nakatanggap siya ng isang kahabag-habag na wakas. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang katawan ni Hansong ay unti-unting tumigil sa pagkibot at naging itim. Nasabog ang kanyang buhok at ang kanyang walang hugis. Pagkaraan ng ilang sandali, ganap na tumahimik si Hansong. Patay na siya. Ang lahat ng mga tao ng Wolves Manor ay nagyelo. Hansong Tang, namatay ba talaga siya? Para silang lahat sa panaginip. Masyadong malalim ang takot na dala ni Hansong sa kanila. Siya ang pinakakinatatakutan na demonyo. Masyado siyang malakas na lampas sa imahinasyon. Ngayon, ang gayong tao ay patay na. Mahusay na balita ito ng walang pag-aalinlangan, ngunit nagparamdam din ito sa mga tao na hindi totoo. Ang lahat ng mga tao ay hindi alam kung paano tumugon sa katotohanan ng ilang sandali. Nataranta silang lahat. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, ang lahat ng mga tao ay nakabawi sa kanilang pagkamangha. Sa sandaling napagtanto nila ang katotohanan, ang lahat ay agad na nagpakita ng kanilang pinakanasasabak na mga ngiti. Ang nerbiyos ng lahat ay lubos na naibsan, na siyang pinakamalaking kaluwagan. Si Hansong ang pinakamatibay na pag-iral ng Tang family. Ang kanyang pagkamatay ay nangangahulugan na ang krisis ng pamilya Wu ay ganap na nalutas. Ang bawat tao ay nagkaroon ng pakiramdam na bumalik sa mundo mula sa impyerno, isang uri ng mood na halos hindi maipahayag. Xingdi Wu, Ying Tang, Xinfing Tang, Yiren Song, Jenny Zia, at iba pa. Lahat ng nakaligtas ay namumulaklak sa maaraw na liwanag. Sila ay nakaka-relax mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Ying Tang kay Andy sa kabila ng kaligayahan. Masyadong seryoso si Andy ngayon. Bagamat naging invincible siya sa huli, mas inaalala pa rin ni Ying ang kondisyon ng kanyang katawan, kaya mabilis itong naglakad papunta kay Andy. Pagdating niya sa tabi ni Andy, nag-aalala siyang nagtanong. Andy, okay ka lang. Tumingin si Andy sa mga mata ni Ying at mahinang sinabi, I'm fine. Don't you worry. My husband a legendary man. Kabanata 570, Hansong Tang was dead. Ayon sa karaniwang kasanayan, hindi naka-recover si Andy Wu mula sa pinsalang sinaktan ng Sword of Death. Gayunpaman, hindi siya pinatay ng kulog. Sa kabaligtaran, pinasigla nito ang kanyang katawan. Naramdaman ni Andy na ang lakas ng kulog ay tila tumago sa kanyang katawan mula sa sugat, kaya napuno siya ng kulog. Ang kanyang pag-atake ay dinala sa lakas ng kulog. Ang kanyang pangangatawan ay naging lubhang espesyal, at ang kanyang sugat ay hindi na problema. Tiningnan ng mabuti ni Ying Tang si Andy. Nang masigurado niyang ayos lang talaga siya, lubusan siyang gamon. Pagkatapos, seryoso niyang tinanong si Andy, patay na si Hang Son Tang. Ligtas na ba talaga tayo ngayon? Sabi ni Andy, na nakatingin ng malalim, sa tingin oo. Palibhas ay nakaranas ng napakaraming bagay na hindi maipaliwanag ng sentido komon, hindi nang ahas si Andy na tumalon sa konklusyon tungkol sa anumang bagay ngayon. Ang hinaharap ay palaging hindi alam.
Sa oras na ito, dumating si King Diwoo at ang iba pa. Tumingin si Ching Di kay Andy ng malalim, at tuwang-tuwang sinabi, "Andy, salamat sa iyo." Nang magsalita siya, hindi mabilang na emosyon ang bumungad sa mga mata ni Andy, ngunit ang pinakahalata ay ang pagmamalaki. Labis na ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng ganoong anak. Tumingin si Andy kay Ching Di at tahimik na sinabi, "Tatay, ito ang dapat kong gawin." Ang iba ay hindi nagsalita, ngunit ang lahat ay masigasig na tumingin kay Andy. Sa kanilang mga mata, tunay na naging Diyos si Andy. Siya ang pinakamalakas na pag-iral. Sa kanya, sila ay talagang walang takot. Sa buong eksena, maayos ang kapaligiran. Bang! Sa sobrang saya lang ng lahat, bigla na lang kumulog sa langit na walang babala. Ang bigla ang pagkulog na ito ay palakas ng palakas, na parabang babasagin na ang langit. Kaagad pagkatapos, nakita ng lahat na sa malawak na kalangitan, biglang may hindi mabilang na maitim na ulap na umaalingaungaw. Ang makapal na maitim na ulap ay tumakip sa kalangitan, at nagtipon sa itaas ng ulo ng lahat. Bukod, sa madilim na ulap, may nagninangning na kulog at kidlat. Ang pangitaing ito ay nagulat sa lahat sa kasalukuyan. Nawala ang kagalakan at pananabik sa mukha ng lahat, at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag at kakilakilabot. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Andy, at agad siyang sumigaw, "Bilisin mo! Kumalat ka! Lumayo ka sa akin!" Mahina at malakas ang boses ni Andy, umalingaungaw sa kalangitan. Nang marinig nila ang mga salita, mabilis silang naghiwahiwalay, at lahat ay nataranta. Sinunod lang nila ang utos ni Andy at mabilis na lumayo sa kanya. Binigyan ni Hingtang si Andy ng nag-aalalang tingin, at sa wakas ay umatras ng dahan-dahan. Bang! Zap zap zap! Palakas ng palakas ang maitim na ulap sa kalangitan. Ang kulog ay patuloy na tumunog, at ang malalakas na hangin ay nagsimulang umungol, na humahampas sa buong mundo. Ang malaking eksena ay tila naging isang madilim na impyerno. Ang kalangitan ay natatakpan ng madilim na ulap, nakakatakot na mga flashlight, at nakatutuwang mga bagyo. Umikot ang alikabok sa buong kalangitan, at ang hangin ay madilim at malamig. Tila babagsak na ang katapusan ng mundo. Itinaas ni Andy ang kanyang ulo at tahimik na tumitig sa langit sa itaas ng kanyang ulo na may masalimuot at mailap na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang mga taong umatras sa malayo ay tumingin kay Andy ng malalim na may gulat at pag-aalala sa kanilang mga mata. Boom! Biglang bumusina ang malakas na ingay mula sa makapal na madilim na ulap. Kaagad, isang lilang liwanag ang bumagsak mula sa langit na may puwersang maaaring hatiin ang kalangitan. Ang lilang liwanag na ito ay nagdala ng sukdulang kapangyarihan. Nabasag nito ang mga ulap, nahati ang langit at ang lupa, at sumugod kay Andy. Sa sumunod na sandali, biglang tumama kay Andy ang lilang liwanag na kulog at kidlat. Agad na natambo si Andy sa lupa. Kumalat ang matinding sakit sa buong katawan ni Andy. Ang kidlat na ito ay mas malakas kaysa dati. Hindi nakatiis si Andy. Bumagsak siya sa lupa, at ang buong katawan niya ay nanghihina. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Sa isang iglap, sa loob ng madilim na ulap, sunod-sunod na pagkidlat pagkulog ang tumama kay Andy sa lupa.